prepare, you're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that I could ever come close. Chapter 25, verses 1 to 3. In you, Lord my God, I put my trust. I trust in you. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. No one who hopes in you will be ever put to shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. Let us experience the glory of your goodness. Come on, let's greet everyone. Over and
I am is devoted to you.
Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for waking us up on this glorious day and for loving us unconditionally. We ask for your guidance so that we may fully walk in your blessing and goodness today. Establish the work of your hands and bring fulfillment to everything you've given us to accomplish this day. I pray for healing and comfort for anyone dealing with heartache and sickness. May they find refuge in you in the midst of their pain. May you continue to give them the strength to push through their dark moments and remind them that they are with you in every step of the way. This I ask in the mighty name of Jesus. Amen. Open our Bible to 1 Corinthians chapter 10, verse 12 to 13. Therefore, let him who thinks he stands be careful that he doesn't fall. No temptation has taken you except what is common to man. God is faithful, will not allow you to be tempted above what you are able, but will with the temptation also make the way of escape that you may able to endure it. Open our Bible to Matthew 25, verse 21. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Lord, how do I believe without seeing? How do I trust without knowing? How do I tell my fellow mate without starting a debate? If you're so great, why is there hate? Why do some people still have no faith? God, are you black or are you white? I don't really care, I just want to know what's wrong or right. If you're three in one, why is it a son, not a daughter? Why are you a father, not a mother? Why is it that Christians always get slaughtered? Why are we the one who always get the last laughter? What if my life was a lie? Sometimes I call but you just won't reply. Am I saved by grace or work? Because faith without work is dead. Am I misled or did people misread? I have so many questions about the past, about the beginning. Why did you create us if you know that we were sinning? And why did you make Adam and Eve leave? Weren't you supposed to be forgiving? Why are there so many religions but only one you? How do I choose the best decision and undo? How do we fight for our mission to preach and teach if we could not reach? God, how do I know if free will is free, if you're omniscient and no beginning to end? If you know people will just suffer, why bother and make them attend church if you can just let them ascend? What do I do when there is too much aggression? Will I become a felon to you? Will I use the weapon of sin or admit a confession and start to give my possessions to you? God, I know I am in no place to ask these questions, but I would like to pray and ask you, what are your suggestions for me to be better and to stay close to your protection? I pray, God, that in the future I would find the answer and solve the equation to prove that God existed before the creation and not just a figure of the human brain's imagination. In the end, whether God is real or not, we have nothing to lose. We only gained hope in times of difficulty, knowing there is a God who will love us unconditionally. So if you ask me, God is needed to live life fully, not in fear of death, but living happily. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon sa ating pagkasama-sama para sa ating chapel service. May gusto po akong itanong sa bawat isa sa inyo, how is your soul today? Ang tanong na ito ay tanong ni John Wesley sa tuwing makakahalubilo niya ang kanyang kapwa mananampalataya upang kamustahin ang kalagayan ng kanilang buhay espiritual. Kaya mga kapatid, ngayon pong umagang ito, nais ko rin pong itanong sa inyo ang historic question na ito. How is your soul today?
Kamusta ang inyong mga kaluluwa ngayong araw? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpupuri't nagpapasalamat po kami sa inyong biyaya sa amin. Panginoon, panalangin po namin na sa amin pong pagbubulay-bulay ng inyong banal na salita, ito po ay maging inspirasyon sa amin at patuloy na maging daan upang kami po ay makasunod sa inyong kalooban. Maraming salamat po dahil damang-dama po namin ang inyo pong pag-iingat ngayon pong araw na ito. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa pagbasa ng atin pong batayang talata. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Unang Korinto, Kabanata 10, talatang 12 hanggang 13. Ito po ang sinasabi, kaya't mag-ingat ang sinuman sa inyo na nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo ay subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ang lahat ng ito at sa paraan upang malagpasan ang mga ito. Mga kapatid, marami sa atin ang nasaksihan ang iba't ibang kalagayan ng ating lipunan. Nandyan po ang pandemya ng COVID-19, mga natural calamities katulad ng lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, at ngayon, yung digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Dagdag pa nito yung pagmahal ng iba't ibang mga bilihin katulad ng pagkain at ng gasolina. Sadyang ang mga ito ay nakapagpapaligalig sa atin at maaaring makapanghina ng ating pisikal, lalong-lalo na ang ating buhay espiritual. Katotohanan na sinabi ng mga medical expert, lalong-lalo na ng mga psychologists, marami sa atin ang dumaranas ng depression at ng anxiety. Tunay na kailangan natin ang biyaya ng Diyos upang maging matatag ang ating pisikal, mental, emosyonal, at lalong-lalo na ang ating espiritual na buhay. Salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng espiritual na disiplina, tayo ay lumalakas sa ating pamumuhay. Una, sa pamamagitan ng panalangin. Maipapahayag natin sa Panginoon ang ating pasasalamat, pagsamba, pagbahagi ng ating karanasan, paghingi ng kapatawaran, at ng ating mga kahilingan sa Panginoon. Maangkin natin ito na ito ay makakarating sa trono ng biyaya at sa kanyang plano at higit na makakabuti sa atin ay ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang banal na salita o sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Alam natin na ang Biblia ay naglalaman ng salita ng Diyos. Maaari nating angkinin ang mga pangako nito, maaari nating mabasa ang pagtutuwid ng Panginoon, at lalong-lalo na upang tumibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, tayo ay tumatatag sa pananampalataya at maraming mga magagandang kasaysayan sa ating pong Biblia na mababasa natin. Simula pa lamang sa Lumang Tipan sa aklat ng Genesis hanggang sa Bagong Tipan sa aklat ni Mateo hanggang sa kahuli-hulihang aklat nito sa aklat ng Revelation. Makikita natin ang pagtatagumpay ng Panginoon sa simula ng panahon at hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Alam natin ang pagtatagumpay na ito ay ibibigay sa atin bilang kanyang mga anak. Pangatlo, ang pagsamba. Huwag nating kakalimutan na sa pamamagitan ng ating pagsamba, tayo ay lumalakas sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng mag-isa bilang mga mananampalataya. Kinakailangan natin ang ating kapwa. At sa ating pagsamba na ipapahayag natin sa Panginoon, hindi lamang yung ating pasasalamat, kundi
Kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang presensya sa ating mga pagsamba. Alam natin yung mga bagay na nakikita, katulad ng sa physical, katulad ng sa naririnig o nararamdaman. Ngunit sa pamamagitan ng ating pagsamba, ipinaparanas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ang kanyang pangungusap sa atin at tunay na tumitimo sa ating mga puso ang salita ng Diyos na ating naririnig. Pangatlo, sa ating mga paglilingkod. Mga kapatid, baliwala yung ating pagsamba sa Panginoon o sabihin natin na malalim na pag-aaral ng Biblia kung ito ay walang aplikasyon sa ating buhay. At ang aplikasyon nito sa ating buhay ay sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod. Maraming iba't ibang klaseng paglilingkod. Nandyan ang paglilingkod sa loob ng iglesia sa pamamagitan ng iba't ibang mga ministeryo. Kung kayo ay tinatawag ng Panginoon sa ministeryo ng pag-awit, sa praise and worship, sa ministeryo ng pag-awit, sa pamamagitan ng ating koro, o sa pamamagitan ng pagiging leader sa ating iglesia. Ito ay mga pangloob na paglilingkod na kung saan sa pamamagitan nito, lalong tumatatag ang ating iglesia at nagagampanan nito ang tungkulin ng gawain ng pagsamba. Ang isa pang uri ng paglilingkod natin na maaaring gawin ay yung paglilingkod sa labas ng ating iglesia. Ano ang mga paglilingkod sa labas ng ating iglesia? Ito yung pagtulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng pagkalinga sa kanila, pag-aalaga sa mga nakatatanda, pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan, at lalong-lalo na paglilingkod sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya masasabi natin, paano tayo magiging matatag sa panahon natin ngayon? Magiging matatag tayo sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pamamagitan ng pagsamba, at lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod. Alam natin na may mga pagsubok sa ating mga personal na buhay. At sa pamamagitan ng mga paglilingkod na ito na makapagpapalakas sa atin, inaalis nito yung ating pagiging makasarili at tinitignan natin yung ating mga sarili bilang pinapalakas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng ating paglilingkod, ipinapakita din ito yung ating debosyon sa Panginoon. Na kahit na ano ang sitwasyon ng ating mga buhay, alam natin na pwede tayong maglingkod sa Panginoon. Walang pinipili ang Panginoon. Maging ito ay maliit na paglilingkod sa ating mata o malaking paglilingkod sa tingin ng mga tao. Ang paglilingkod natin ay hindi nasusukat sa laki ng ating mga naibibigay o sa laki ng ating oras na inilalagyak sa loob ng iglesia. Ang paglilingkod ay masasabi natin na ito ay nagmumula sa ating mga puso. Ito ay may kagalakan nating ginagawa. At ginagawa natin to hindi para mapapurihan ang ating mga sarili, kundi mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating layunin na pagpapalakas ng ating espiritual na buhay, nawa maging gabay natin ang apat na pagpapalakas na ito upang patuloy tayong tumugon sa tawag ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, Amen. Should live all our days to put a smile on God's face. Sana po lahat po tayo bilang Kristiyano, gusto natin mapangiti ang ating Panginoon. And hindi lang natin to assignment on earth, but we are going to do this forever of our lives. So let us offer this song
And let us give to Him our voices, our offering, our love. Yes, Lord. May we glorify You. I worship You, Lord.
love song to you, Lord. Offer our voices to you, Father. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpupuri't nagpapasalamat po kami sa inyong biyaya ngayon pong araw na ito ng aping pong chapel service. Hiling po namin, Panginoon, na sa pamagitan po ng inyong mga salita, mapukaw ang aming po mga puso at patuloy po kaming sumunod sa inyo ng may pananampalataya at kagalakan sa aming po mga buhay. Panginoon, alam niyo po ang aming mga sitwasyon at sinabi niyo po sa inyong banal na salita na hindi niyo po kami iiwan ni pababayaan o Diyos. Panginoon, panalangin po namin na ang mga salita na nahayag ngayon ay maging gabay ng inyo pong mga anak. Nang sa ganon, Panginoon, ay lumakad kami sa inyong katotohanan na nagbibigay po sa amin ng kaliwanagan araw-araw. Panginoon, ito rin po ay maging silbing tanglaw namin sa ibang tao upang sa amin po mga paglilingkod, magawa po namin ito ng naayon sa inyong pong kalooban at ayon po sa inyong plano sa amin. Panginoon, maraming salamat po dahil nandito ang Taytay United Methodist Church kasama ng Taytay United Methodist Christian School na nagsusumikap upang ang mga mag-aaral, ang mga nagtuturo at ang buong institusyon ng paaralang ito ay tunay, Panginoon, na kayo ay maparangalan. Panginoon, panalangin po namin ang mga kasama naming mga mag-aaral, kasama ng kanilang mga magulang, mga mahal sa buhay. Nanawa, Panginoon, patuloy na tumatag ang bawat pamilya na bahagi po nito, O Diyos. Panginoon, alam niyo po ang kanilang kalagayan, kung sila po ay may mga problema, kung sila po ay may mga suliranin, Panginoon, na idinudulog sa inyo, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, na hindi maiksi ang inyong kamay at patuloy po na kayo ay kumikilos sa bawat isa sa amin. Panginoon, panalangin din po namin sa inyo ang mga kapatiran namin, ang mga kasama namin ngayon na may karamdaman. Kayo po ang dakilang manggagamot. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. At naniniwala po kami, Panginoon, na pagagalingin niyo po sila, O Diyos. Panginoon, panalangin din po namin sa inyo ang sitwasyon na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na ang digmaan na nangyayari sa Ukraine at sa Russia, O Diyos. Ama, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang inyo pong mga anak, ang aming pong mga kapwa-tao sa mga lugar na iyon. Nanawa, Panginoon, maresolba at magkaroon po ng kapayapaan na nagmumula po sa inyo. Panginoon, ilalayo niyo po sila sa anumang mga panganib. At Panginoon, panalangin po namin na magkaisa ang mga bansang ito, O Diyos, at matigil na ang digmaan. Panginoon, maraming salamat po. Purihin po kayo. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang paikipisan, patnubay ng banal na Espiritu mula noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen, amen, amen.
can live without the tree, nor grow or serve apart from me. This I have told you, that you may see my love in you, your joy complete. Remain in me, I am the vine. Remain in me, you shall have life. You are the branches, bear fruit for all to see. I am the vine, remain in me. As I have done, so you should do, so as to love as I love you. For in your witness, my love is shown. In simple ways, my heart made known. Remain in me, I am the vine. Remain in me, you shall have a life. You are the branches, sacrifice. I offer freely